So yun, magandang umaga. Good morning, everyone. Okay, so ngayong umaga, ang topic natin is easy and quick way to remove image background in CorelDRAW H5. So, pero sa akin, mas pinipili kong gamitin si Photoshop pag mga image ng usapan. Pero sa ngayon, papakita ko sa inyo na kaya din naman ni CorelDRAW na magtanggal ng background sa mabilisan. So okay, so gagamitin natin. So kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, i-click mo na rin yung subscribe button at i-share mo na to at pinutin mo ulit tayo, mali naman. Okay. Like, share, and subscribe tayo. Ayan. So, itong picture na to is for tutorial purposes only. So, wala tayong copyright. So, idol lang talaga natin si Miss Ivana Alawi. Kaya siya yung ginawa natin model dito kasi sobrang idolo natin yan pagdating sa mundo ng vlogging, personality. So, siya talaga yung napili kong gawing model. So shout out na lang kay Ma'am, kay Miss Ivana Alawi. Okay, so ngayon, dalawang part 1, part 2. Sa part 1, ang gagamitin ko lang is yung shift tool sa pag-ialis ng background ni Madam ni Miss Ivana Alawi. So sa part 2, pin tool. So dalawang version tayo pagtatanggal ng background. Okay, so sisimulan natin sa shift tool. Okay, so ang gagawin nyo, click nyo lang to, then click nyo lang yun doon sa shift tool. Sumatik, meron kayong makikitang tuldok sa abat na sulok. Yan. Na magiging reference nyo sa unang So, ang gagawin nyo lang. Okay, so inuulit ko. Pag ganito, mas preferred ko gawin sa Photoshop kasi meron siyang pwede mo yung pinagtabasan niya, pwede mong magawing medyo hindi halata yung para may pagka-fade. Okay, so dito sa CorelDRAW wala siya. Okay, so pinapakita ko sa inyo na pwede rin kay CorelDRAW magtanggal ng background. Okay, so ito lang yung pamamaraan na alam ko. So may mga nakikita akong nagtuturo nito, puro English, ibang lingwahe pa. So ngayon, pure Pilipino tayo para mas maunawaan ng mga kababayan natin na hindi masyadong maalam sa English tulad ko. Okay, so let's go. So, pwede kayo maglagay agad dito ng ngayon, yung tuldok. Then, pwede yung hilae para lang makita lang natin. So, tuldok lang uli, hilae nyo doon. Tapos, nawala di ba yung hugi. So, right click, then to curve. So, meron naman dito, kung ayaw nyo yung right click, ito. Itong convert to curve. So, kung ayaw nyo na mag-right click, yan. Tapos itong arrow na to, pansin nyo, pwede nyo siyang galawin para maisunod nyo doon sa hugis nung i-edit natin. Para ilayo nyo muna para makita nyo kung hanggang saan nyo ilalagay. Nice. Tapos to lapit na rin natin doon. So ganito lang magtanggal ng image. So layo nyo muna. Yan. Para makita nyo lang kung hanggang saan ba yung kasi hindi siya katulad ng pintol. So sa part 2 natin, pintol gagamitin natin. So ganito lang kadali mga guys, gamitin si shift tool pag edit sa mga natin. Layin nyo lang para makita nyo lang yung yung hugis yung paglalagyan. Matik yan, nawawala yung background. So shout out kay Idol, sobrang idol ko talaga to. So hindi mo natin bibiglain, so utay-utay natin na para mas masarap gawin. Kuha yung uwis ng katawan ganun lang ulit to curve lang kayo, convert to curve.
Tapos araw-araw lang. So ganun lang magano magtanggal. So paulit-ulit niyo lang gagawin 'yan hanggang sa matapos niyo mga idol lang. So ang tutorial natin is para sa mga pang-Pilipino muna kasi naunawaan ko na maraming Pilipino ang nahihirapan sa mga nagtuturo na English yung sinasalita kasi katulad ko hindi naman ganun kagalingan mag-English. Pwede naman sa mouse, i-click niyo lang yung guhit na 'yon din tukoy. Kung ayaw nyo doon, kung wala kayong nakikita, sa motion na lang gawin. Pag ito talaga ini-edit mo, nakaka-inspired gawin, no? Tapos to curve. Yan po, ulit-ulit lang yung mga, ano, mga idol, yung paggagawang ganun. Tingnan nyo lang kung anong itsura nung ano. Ilayin nyo lang konti. So sa aking personal na pananaw, medyo mas matagal lang itong proseso ganito pero sulit naman siya. Ibig sabihin, hindi sa bawat galaw mo, sa bawat ano mo, sure na. Pero kung medyo meron ka pang hindi kontento sa ginawa mo, pwede pa rin siyang ulitin. Mamaya, papakita ko sa inyo kung ano yung sinasabi ko na pwede pa siyang galawin. Kaso nga lang, dito mga kadigals, ang ano ko lang dito, napakasulid, hindi siya napaka-sharp ng tabihan niya. Hindi katulad sa Photoshop na pwede natin gawa ng paraan para yung kanyang pinagtabasan ay parang original pa rin yung pagkakapicture pag pinatong natin sa ibang design. So, yun lang yung ano ko din kay CorelDRAW. Pero at least, di ba? Tanggal siya ng background. Yun naman mahalaga dun eh. Ito curves. Tapos ito na. I-blend nyo lang yung ano, yung tuldok na yun. Hanggang sa makuha nyo yung tamang ano. Ulit lang yun hanggang sa matapos yung proseso na to hanggang sa So, sana meron kayong matutunan dito mga kadigals. Kasi magagamit nyo pa rin naman to sa mga pagliliwat natin ng mga brochure. Diba?
Kung kayo i-master nyo lang ang CorelDRAW or tinatamad na kayo magbukas ng Photoshop, pwede naman siya. Pwede naman. Yung before and after nito. Wait lang, kuha natin yung before and after. Pinutol ko kasi yan eh. Para may before and after tayo. Ayan, mga idol. Okay. So, lagyan natin before and after. Before. After. Ayan. Ayan, mga idol ah, kung paano ginagawa yung pagtatanggal ng background sa CorelDRAW. So, sana meron kayo natutunan sa ating munting tutorial ngayon kung anong ginagamit. So, ang gamit lang natin dito is Shift Tool. Tapos, part 2 natin, gagamitin naman natin si Pin Tool. So, si Pin Tool, parang katulad siya ni Photoshop. Mas mabilis mo siya i-trace. Tapos, meron pa yung isa ginagamit dito. Tatlo pala yan, tatlo. Part 3. So, kung gusto nyong ayusin pa, dahil tulad nito, para meron pang sablay, maayos nyo pa yan. Tapos di ka minsan meron dito mga pinagdutuan dahil tulad nito, medyo hindi siya ganun kaganda, tulok lang ka dito, delete nyo lang. Delete para lang maging maganda yung ano niya. Marirepair pa siya, marirepair pa yung mga pangit na kantuan natin na naputol. Tulok lang ka dito para ang purpose niya kaya ka gumagawa ng sa panibagong tulok, para maiwasan na gumalaw yung ibang part. Eh tulad nun, gumalaw yung kabila, di ba? So, lagay tayo dito para hindi na siya gumalaw. Ayan. Ayan o, di ba? Tapos, lagay natin dito si Miss Ivana sa ating ano. Siyempre hindi maiwasan na ano yan na walang kapartner. Ay naku, ito yan eh. Ito, wait lang, hanapan natin, meron tayo yan dito eh. Pang thumbnail lang natin. Gagawin lang natin pang thumbnail. Ayan. Nabang style ni Miss Ivana doon. Isulisul muna, Miss Ivana. Wala akong, hindi kita matatabihan.
Tapos power click tayo. Ay, tinamaan si Bana. Tapos lagay natin yung channel natin, channel. Yan. So ito yung gagawin natin cover mga idol. So ayun mga regals, hanggang dito na lang natatapos ang ating vlog. Medyo mahaba-haba na. Maraming salamat. Sana meron kang natutunan sa ating panibagong upload. God bless. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, aba, pindutin mo na yung subscribe button. At pindutin mo na yung notification bell para updated ka sa lahat ng video natin natin. At huwag mo na kalimutan i-like at i-share ang ating video para mas marami tayong matulungan. God bless, God bless.